Yay! Hello there, beautiful people! This is Miss M and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, maraming salamat sa lahat na nakikomment, nakisatsat, nakilike, nakidislike, nakisubscribe sa channel ko. Guys, every one of you, I do appreciate. So, ayun, for today's video guys, ay mag-reaction lang ako sa teaser for today ng Prima Dunas with hashtag Twisted Fate. So, ayun, sino pa ba ang hindi naka-move on sa big revelation kahapon? Sino pa ba ang nag-hope na sana pakulo lang to ni Kendra, na sana may temporary twist lang to, na sana ay talagang may pahabol pa na talagang anak itong si Maye, or totoong Claveria itong si Maye. Pero guys, sad to say na talagang wag na kayong umasa dahil simulat sa poll pa lang. Kung papanoorin nyo yung teaser bago pa magsimula ang drama, ang kwento talaga ay tatlo, sabay silang ipinanganak pero hindi kadugo yung isa, dahil nga yung isa ay tunay na anak ni Lillian at yun nga lang ay si Maye yun. So napakasakit lang siguro sa atin, lalong-lalo na sa part ni Maye na grabe, kung sino pa yung pinaka-deserving, siya pa yung hindi anak at hindi Claveria. Pero mas exciting to na nasundan yung journey nila kung paano mamuhay si Maye na hiwalay sa dalawang kapatid niya. Siyempre, yung dalawa totoong Claveria, which is anak ni Maita at ni Jaime talaga. Pero itong si Maye ay tunay na anak ni Lillian at hindi pa nga lang na-explain kung sino ang tatay nito. So, for sure, may explanation sila, may backstory sila pagdating dito. Dahil marami tayong nagtatanong, marami tayong naghahanap ng sagot. Tatlo sila eh. Magkakapatid sila, sabay lumabas, sabay lumaki. Tapos, malalaman na hindi pala talaga sila totoong magkapatid. Pag magkapatid, so paano yan? Hi! So anyway guys, sumatsat na naman ako. So bago pa man yan, ay talagang sasabihin ko muna sa inyo yung teaser na 30 seconds for today. So yung nasa teaser guys, ay talagang si Kendra ay talagang nagtaka din siya at nagtanong kung bakit naging negative itong si Maye, na mismo daw siya, wala namang nagawa. Correct. You heard it right guys. Walang ginawa na kahit anumang anomalia itong si Kendra sa resulta ni Maye. Wala. As in zero. So, ito naman si Kendra at saka itong si Brianna. Itong si Brianna ay masaya siya, nag-hope siya na baka daw siya ang tunay na anak ni Jaime talaga, si Duna Marie. Pero binasag yung kasiyahan niya dahil sinabi ni Kendra na, "Hoy, huwag kang mag-assume, hindi ka anak ni Jaime." So, ganun. So, wala. Baka talaga yung dalawa lang talaga ang prima donas. At yun ay si Lillian at si Ella. Pero guys, sa kabilang banda ay itong si Lady Prima ay hindi pa rin convincing o hindi pa rin nagtitiwala ng buo kay Lillian. Dahil nga itong si Maye nag-negative. So, sabi niya, "Tell me Lillian, sino ba talaga si Maye?" Ganon. Masakit pa rin sa side ni Lillian na after all, ay talagang pinagdurdahan pa rin siya ni Lady Prima, which is kaduda-duda naman talaga, dahil bakit nga nag-negative itong si Maye. Pero, ang pinakamasakit na part sa teaser for today guys ay yung umiyak si Maye, kausap yung sarili at sinabi niya, "Ikaw ang tunay na Claveria." Pero sorry Maye, dahil talagang ikaw ang hindi tunay na Claveria at ikaw ay tunay na anak ni Lillian at hindi mo kadugo yung dalawa mong kasabay na lumaki, kasabay na ipinanganak, hindi mo nga sila kadugo. So siguro you guys are sister four hearts na lang. So, wala na yung sisters in blood, sisters in heart na lang. So, ang masasabi ko sa teaser for today ay talagang para kay Maye ay pinakamasakit yon na eksena na talagang ramdamin mo na bilang ikaw na yun yung pinapangarap mo. Pinapangarap yung tatlong magkakapatid. Pinapangarap mo actually nung bata ka pa dahil yun ang inakala mong magkapatid kayo. Mayaman kayo, ganito, ganyan. Na ngayong nag-revelation na, ngayong revealed na, malaman-laman mo na hindi ka pala kasali sa big revelation na yun, which is, twisted fate. Hindi lang buto ang tinwist, kundi pati puso natin
tagos hanggang bone marrow yung pagka-twist dahil talagang masakit yun sa part ni Maye. Pero ganun pa man, siguro ay masakit pa rin talaga, no? Bakit ba? Pero hindi natin kailangan i-absorb yun dahil sana bigyan nila ng ano, positive na vibes kahit ganun pa rin. Pero para sa akin, gusto ko rin talaga na positive silang tatlo sana. Pero yun ang daloy ng istorya talaga, guys, na may isa talaga sa kanila na hindi anak ni Jaime at talagang buntis na ata at andun na si Maye sa chan ni Lilian bago pa man nang siguro kasabay lang to. Kasabay lang, di ba? Kasabay lang sigurong andun na si Maye, kakaupo lang siguro niya doon sa sinampupunan ni Lilian habang swak naman o sakto naman na ipapasok din yung dalawa, si Ella at saka si Lilian. Kaya nung yung ultrasound nagiging tatlo, so triplets. Ay, so guys, ano sa tingin nyo? Walang ginawa si Kendra, wala. So, hay, paano na kaya? Ang pinaka-kainisan ko lang dito dahil si Brianna ay manatili sa mansyon at yun ang sabi ni ano ni Lady Prima kahapon, pero magulo to dahil for sure hindi at malabong magpapakumbaba itong si Brianna sa dalawa. So kino-convince nga siya ni Kendra na magpakabait ka sa mga tunay na Claveria, pero sabi niya no way. Pero maintindihan natin siya dahil ambisyosa at ayaw mag-give way. So tingnan natin kung hanggang saan yung tapang niya when it comes to Ella and Linlena, which is yun yung tunay na mga anak. So sana si Lady Prima gumawa na naman ng paraan kung talaga bang tunay na Claveria itong si Brianna para talagang mabigyan ng highlights ng todo yung tunay at talagang magkaroon ng hustisya yung mga bagay-bagay na nangyari sa kanilang pamilya simulat sa Pulpaman. So, hi guys! Ayun! Ang daming tanong, ang daming theory, ang daming hula, pero wala. Babasagin ko lahat ng hula nyo dahil wala sa isa sa mga hula nyo dahil tunay ng anak itong si Maye ni Lilian. So, biologically, daughter ni Lilian itong si Maye. So, ay, ang shocked, besh. So, guys, thank you so much for watching and I hope you guys have a nice day right there kung saan man kayo at keep on smiling dahil dapat good vibes lang at sana mag-pray tayo na yung gulo between Iran and US ay talagang magiging ano na, lumamig na yung ulo nila at mag-ceasefire na sila or itigil na yung putukan, itigil na yung gulo dahil maraming madadamay. So good thing, good news dahil tumigil na nga ang bushfire ng Australia. So guys, thank you so much and yeah!